Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, opisyal na nga na binuksan at sinimula na mga kompetisyon sa 2024 Paris Olympics. Sa kabila ng maulang panahon itong madaling araw ng Sabado, July 27 oras sa Australia, opisyal na ginanap ang itinuturing na isa sa pinaka-engrandeng opening ceremony ng Olympics. Itinuturing na napaka-bold nito kung saan abala at na-take over ang halos kabuuan ng siyudad ng Paris. Kakaiba ang opening ceremony na ito, particular kung saan ang bawat delegasyon, 85 bangka, sakay ang 6,800 atleta ay binagtas ang River Seine patungo ng nagliliwanag na Eiffel Tower. Ang City of Lights ay naging sports stadium kung saan nasaksihan ang mga tanawin, kung saan may mga sumama sa parada ng mga drag queens at ganun din ang mga silver horses at Louis Vuitton suitcases at misteryosong mga nakamaskarang figura. Nagkaroon ng natatanging performance si Lady Gaga at ang 4 na taon na hindi nakitang mag-perform ang sikat na si Celine Dion, kung saan ito ay sa loob o sa bandang taas ng Eiffel Tower nag-perform ng natatanging awitin. At kaugnay pa rin ng Olympics, tunay naman ang pagsinag ng Filipino delegation. Kasama ang 22 atletang Pilipino, nakakatawan para sa iba't ibang larangan ng sport sa Paris Olympics. Suot at nagniningning sila sa kanilang mga kasuotan kung saan tinawag nila itong sinag barong. Nakabarong sila na may disenyo ng sinag ng araw. Ito ay idinisenyo ni Francis Libiran, natatangi para sa Paris Olympics 2024. Ang Pilipinas ay pang 148 sa posisyon nang pumarada ito sa pamagitan ng bangka, kung saan mga boxers na sina Carlo Paalam at Nesty Petesio, silver medalist sa nakaraang Olympiad sa Tokyo, ang nagdala ng Filipino flag. Talaga namang natatangi ang naging selebrasyon na ito ng opening ceremony ng Paris Olympics. Isa pang viral sa mga Pinoy netizens ang insidente na nagsasangkot sa dating TV personality na si Jude Bacalso, kaugnay ng viral na insidente kung saan ay mali umano ang naging pagtawag sa kanya ng isang waiter na tinawag umano siyang sir, na nangyari nung nagdaang Linggo, July 21, sa isang restaurant sa isang mall sa Cebu City, ang Ulis Streets of Asia. Ayon sa kumalat at viral na post ng isang Facebook user, isang food server ang tinawag si Bacalso bilang sir na nauwi sa komprontasyon. Ayon pa sa post na pinilit ni Bacalso ang servidor na tumayo ng 2 oras at tumanggi umano si Bacalso na tanggapin ang paghingi ng tawad ng naturang server. Kasunod ng insidente, naglabas naman ng official statement ang naturang restaurant kung saan nangyari ang insidente. Kinumpirma na kinausap na nito ang naturang server at kanilang team para magbigay ng suporta at gabay sa paghawak at pagharap sa mga katulad na insidente. Sumagot na rin si Jude Bacalso at tinawag ang insidente na series of errors at itinanggi ang ilang detalye. Hindi umano nito pinatayo ng ilang oras ang server.
Maraming mga Pinoy celebrity naman ang naglabas ng kanilang pananaw sa naturang insidente, kasama na ang TV personality na si Vice Ganda, kung saan sinabi nito na hindi ito na-o-offend kung sir o ma'am man ang itawag sa kanya dahil umano sa non-binary ang kanyang gender. Educate not humiliate naman ang sa tingin ng aktres na si Kalad Karen na dapat ay sagot sa naging insidente. Inihayag ni Kalad Karen o Jervy Lee sa kanyang tunay na pangalan ang kanyang pananaw. Mahalagaan niya ang edukasyon kaysa pagpapahiya. May pagkakataon rin anya na tinawag siyang sir pero pinipili nito ang kanyang mga papatulan. At madalas ay ngumingiti na lamang ito at iniintindi na lamang. Dagdag niya na pwede rin sumagot ng pabiro o medyo itama ang tao nang hindi naman nakakasakit. Binigyang diin rin ito na madalas ay hindi intensyon ng mga tao na maka-offend at madalas ay lito lamang ang mga ito. Kayo, ano sa tingin nyo ang tamang sagot pag tinawag kayo ng mali ng ibang tao? Laging tandaan, mas mabuti na piliin nating maging mabuti sa ibang tao. Kung maubos naman ang inyong pasensya, huminto at pag-isipan muna ang inyong susunod na aksyon. At para sa iba pa nating naging trending noong mga nakaraang linggo, maaaring balikan yan sa ating website www.sbs.com.au/Filipino. Annalie Villata para sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.